Paghakbang na ligpas sa hangganan, April 9. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Unang Juan, Kabanata 2, Talata 15. Hindi sinabi ni Kristo na mga tao ay hindi maglilingkod sa dalawang Panginoon, kundi hindi nila kaya ito. Ang mga interes ng Diyos at mga interes ng kayamanan ay walang pagsasama o pagdadamayan. Kundi kung saan binabalaanan sila ng konsensya ng Kristiyano na magpigil, natanggihan ang sarili, tumigil, doon lamang lumalampas sa hangganan ang mga anak ng salibutan upang magpakasasa sa kanila mga makasariling hilig. Sa kabilang bahagi ng linya ay ang mga pagtanggi sa sariling tagasunod ni Kristo. Sa kabilang panig ay ang mga nagpapakasasa sa sariling mga nagmamahal sa salibutan, nagbibigay hilig sa uso na sumasama sa kalokohan at nagpapakalayaw ng mga sarili sa ipinagbabawal na kasiyahan. Ang mga Kristiyano ay hindi makapupunta sa kabila ng linyang iyon. Walang sino man ang maaaring tumayo sa gitnang posisyon. Walang nasa gitna na hindi nagmamahal sa Diyos o naglilingkod sa kaaway ng katwiran. Kailangang mamuhay si Kristo sa kanya mga taong ginagamit at gumawa ng kanilang mga isipan at kumilos ayon sa kanilang mga kakayahan. Dapat magpasakop ang kanilang mga kalooban sa kanyang kalooban. Dapat silang kumilos kasama ng kanyang espiritu. Kung gayon, hindi na sila ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanila. Ang mga hindi nagbibigay ng buo nilang sarili sa Diyos ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang kapangyarihan na nakikinig sa ibang tinig, na ang mga suhestyon ay ang ibang katangian. Ang kalahating paglilingkod ay naglalagay sa tao sa panig ng kaaway bilang isang matagumpay na kakampi ng hukbo ng kadiliman. Kapag ang mga nag-aangking mga kawan ni Kristo ay sumama sa samahan ni Satanas at tumulong sa kanyang panig, ay nagpapatunay sa kanilang sarili na mga kaaway ni Kristo. Kanilang ipinagkanulo ang banal na pagtitiwala. Bumubuo sila ng isang tanikala sa pagitan ni Satanas at ng mga tunay na kawal. Upang sa pamamagitan ng mga ahensyang ito, ang kaaway ay patuloy na gumagawa sa pagnanakaw sa mga puso ng mga kawal ni Kristo. Ang pinakamalakas na muog ng bisyo sa mundo ay hindi ang makasalanang buhay ng mga iniwang makasalanan o ang hamak na pinalayas. Ito ang buhay na lumalabas na banal, kagalang-galang at marangal, kundi ang isa nag-aalaga ng kasalanan at nagmamalabi sa bisyo. Sa kaluluwa ng sisikap ng lihim laban sa isang higanteng tukso na nanginginig sa gilid ng bangin, ang ganitong halimbawa ay isa sa pinakamalakas na nakahihikayat sa kasalanan. Sino man pinagkalooban ng buhay at katotohanan at karangalan na gumagawa rin ng kusang loob na pagsuway sa isang alituntunin ng banal na utos ng Diyos ay bumabaluktot sa kanyang marangal na mga kaloob upang gamitin sa pang-aakit na magkasala. Ang katalinuhan, talento, awa, kahit na mapagbigay at mabait na gawain, ay magiging mga pain ni Satanas para akitin ng ibang mga kaluluwa na mahulog sa bangin ng kapahamakan ng buhay na ito at sa buhay na darating.